and welcome to my channel. Medyo malayo-layo na ang nararating natin sa zero. And ngayon, magpo-focus naman tayo how to create sales invoice and credit notes sa zero. So kung gusto nyo ang topic na to, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, didiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung gusto nyo ang mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na videos na upload ko in the future. Okay, so let's start. So, gaya na sinabi ko before, you can access sales invoice kapag pumunta ka sa business and then click mo yung sales invoice. Once nandyan ka na, makikita mo dito sales overview, invoices, then new invoice, new credit note, send statements, import, export, invoice reminder, and then meron dyan tayong tab na all, draft, awaiting payment, awaiting approval, awaiting payment, paid, and repeating. So, i-discuss natin yan isa-isa mamaya. And then, kapag nag-scroll down ka, makikita mo dyan yung list of invoices and credit notes na na-create na before. So, paano ba tayo makakapag-create ng sales invoice? So, all you have to do is to click new invoice and then makikita nyo dyan, meron tayong to, meaning sino yung customer mo. For example, si Kaji, ang customer. And then, kung wala pa yung, hindi pa nag-i-exist yung contact na yan, sabihin sa'yo na add Kaji as a new contact. Pero kung existing na si Kaji, click mo lang yung Kaji. And then, yung date, so kailan mo create yung invoice. And then, yung due date is, for example, may term si client mo. Meron 30 days, 60 days, 90 days. So, depende yan. So, kung halimbawa ay due on receipt siya, and then, you can select yung same date as your invoice date. And then, yung invoice number, this is actually automated by Zero. Pero, kung meron kang sariling pattern or format ng invoice number mo, pwede din naman. So, sa dito, sa tutorial natin, susundin natin kung ano yung in-automate ni Zero. And then, yung reference, pag sinabi natin reference, pwede ito yung purchase order ni customer ni client mo. Okay? And then, so meron tayo ditong currency. So, syempre, isa-select mo anong currency yung invoice na yon. So, is it USD, HKD, peso? So, depende pa rin yan. So, for this example, sasabihin natin na USD siya, okay? Yung item, kung hindi inventory item yung ni-create mo and services yung in-offer ni client mo, then you can ignore this. And then, sa description, pwede natin ilagay na accountancy fee. And then, sa quantity, ilalagay natin 1. So, depende yan kung inventory items yan. Kung ang binili ni customer mo ay 10, edi 10 kung isa-isa. Sa unit price, depende yan kung magkano yung unit price ng services mo or nung inventory item na yon. So, sa unit price, ilalagay natin 100. And then, may discount ba? Kung meron, yung discount ay dapat naka-percentage. Hindi siya yung full amount ng discount. So, dapat percentage siya. So, halimbawa, sabihin natin, meron 20% discount si customer. Sabihin natin, 20%. So, type mo 20. And then, yung account. Saan siya account papasok? Anong klase ng revenue account siya papasok? So, dito, sabihin natin, sales. And then, may tax rate. So, si client mo ba ay may tax rate? Paano mo malalaman? Siyempre, you have to ask your client. Kung wala, edi mas maganda kasi mas madali yung accounting mo. Hindi mo na kailangan mag-file ng tax. So, kung dito, sa example na to, sabihin natin na tax exempt siya. And then, makikita nyo, kung 100 yung unit price niya, and then may 20% discount, automatic na siyang kinakalculate ni Zero. So, ngayon, yung amount is 80 na lang, kasi less discount na, okay? And then, kung mag-scroll down kayo, makikita nyo dito, subtotal includes a discount of $20. So, yun yung kinalculate na ni Zero. Okay, so sabihin natin, isa pang line item, mag-add pa tayo. Pinaman natin bookkeeping
fee. So type natin bookkeeping, and then fee, and then quantity is 1, and then yung unit price is 300. So this time, sabihin natin walang discount. So yung 300, anong account niya? Sales din. Tax rate niya is tax exempt din. So as you can see, yung amount is 300 kasi nga walang discount. Okay? So ganun siya. Now, let's add one more. Sabihin natin audit fee. Audit fee, type mo. And then, quantity is 1. And then, unit price is 200. Walang discount. Ang sales, ang account niya is sales din. Pero, may tax rate. So, tax rate niya is, sabihin natin, 12%. Okay? And then, kung makikita mo, yung amount is 200 pa din. Pero makikita nyo, includes tax of 12%. So, kinalculate na ni Zero, magkano yung sales tax or yung tax amount para dun sa invoice na yun. So, 21.43. So, pwede rin namang at ito bang mga amount na to is tax inclusive, tax exclusive, or no tax. So, depende yan sa ginagawa mong invoice. Pag sinabi natin tax inclusive, nandun na yung tax sa total unit price na in-enter mo. Pero kung tax exclusive, ibig sabihin wala pa. And kung no tax, de, meaning no tax at all. So, wala kang i-worry or iisipin na tax, okay? Now, what you can do here also is meron dito na save. Pag sinabi natin save, ito yung isa-save po siya and masisave as draft lang yung invoice mo. Hindi pa siya marirecord sa balance sheet or profit and loss mo. So, pag-click mo din yung arrow down, meron din dyan save as draft. Yung, so, same nung sinabi ko. Save and continue editing, meaning isa-save mo and then makakapag-edit ulit na same invoice na to. Or save and submit for approval. Pag sinabi mong save and submit for approval, once na i-click mo yan, mapupunta siya dito sa tab na awaiting approval. So, sino bang nag-a-approve? Si client mo ba? Or you can approve it yourself na. So, next is meron dito save and add another. So, save and add another. So, yung itong invoice na to is mapupunta lang siya sa draft and makakapag-create ka ng new invoice. Okay, so let's say i-save natin siya. Save as draft natin siya. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Save as draft. And then, idadirect ka ni Zero sa draft tab. Meaning, andun yung ginagawa mo kanina na invoice. So, pag-click mo yan, yun. So, ayan siya. Pwede mo ulit siyang ma-edit at pwede kang mag-add ng another line. Pero kung gawin naman natin save and submit for approval. Okay? Click natin yan, save and submit for approval. Mapupunta naman siya dito sa awaiting approval na tab. And then, so makikita nyo, yan na yung invest na ginawa nyo kanina. Kung gusto mong i-approve, pwede mong i-click tong box na to and then approve. Or, you can open it and then sa baba, makikita mo dyan approve. Or, approve and add another, meaning kapag in-approve mo, makakapag-create ka ulit ng panibagong invoice or pwede namang approve and print. And then, makikita rin naman natin to na meron ditong history. So, pag-click mo yan, makikita mo kung ano yung mga ginawa na sa invoice na to. So, makikita nyo, created, kailan siya create, sino yung gumawa, anong time, and yung details niya. So, and then, meron din dito edited, meron din dito ang date, kung kailan in-edit, sino yung nag-edit, at yung details niya. And then, ngayon, approve na natin siya. So, anong mangyayari? Once approved na ang isang invoice, makikita natin siya sa awaiting payment. Meaning, si invoice is na-create na sa zero and magre-reflect na siya sa balance sheet and profit and loss. So, once na na-approve mo na ang invoice at nasa awaiting payment na siya, pwede mo siyang ma-preview. So, pwede mo i-click dito. So, ayan, makikita mo, demo company. Ito yung logo ng company ni client mo. And then, may 2, invoice number, tax, issued, date, and then ano yung company, and then yung description, and then everything is there na. So, magkano yung
total tax for GST, total tax for RST, so and so on. So, this is yung computer view. Meron din tayong phone view. So, ganyan siya. Makikita sa phone. And then, click natin yan. And then, pwede natin siya i-email dun sa customer. So, click mo yung email. And then, so, ilalagay mo lang dyan yung email address ng customer. And then, ayan. So, hi. And then, yung message dito, pwede mo yung i-edit. And kung gusto mo mas personalize, and then, pwede yan. So, all you have to do is to edit that message. And then, isend mo. So, pwede include file as an attachment or include PDF attachment, mark as sent, send me a copy. So, pwede yan. And then, send mo lang. Okay? Pwede mo rin naman siyang i-print as a PDF. So, print mo lang. And then, would you like to mark this invoice as sent? So, kung depende sa'yo, mark as sent. Okay, leave as is. Pwede rin. Leave as is natin. And then, wait natin. Ayun. Na-save na siya sa computer mo. Okay? So, pwede rin naman mag-create ka ng supporting document sa invoice na to. So, click mo tong button na to. And then, may option dyan, add from library. Ibig sabihin, nasa loob ng zero, yung document niya attach mo or upload files from your computer. Okay? Meron tayong ditong invoice option. Invoice option, i-repeat ba natin to? So, pag repeating invoice, pwede mo siyang weekly or bi-monthly or monthly. Pwede rin natin siyang i-void, i-copy, i-edit, or mag-add tayo ng credit note and share invoice. Okay? So, that's how you can create sales invoice sa zero. So, guys, pag sinabi natin all, meaning nandito lahat ng invoices. Mapa-draft man yan, mapa-awaiting man yan, mapa-paid man yan, or repeating. So, dito nyo lahat sila makikita. Sa draft naman, meaning hindi pa siya approved. Awaiting approval, meaning kailangan siyang i-approve muna ni client or kailangan mo munang i-approve bago siya maging awaiting payment. And then, lahat ng invoice na na-paid muna, dito mo siya makikita sa paid na tab. And lahat ng invoice na repeating, dito din naman sa repeating. Okay. Kung gusto mong mag-search ng invoice, pwede naman. So, click mo lang yung search. And then, pwede kang mag-enter dyan ng number, ng reference, ng contact, or ng amount. Or, pwede ka rin naman mag-search by date. So, lagay mo lang search within transaction date, due date, or any date. Tapos, lagay mo dyan yung start date and end date. Okay? Tapos, pwede rin unsent only, invoice, or i-include mo ba yung deleted and voided na invoice. And then, search mo lang. And then, makikita mo lahat dyan ng result based dun sa search criteria na nilagay mo. Okay? So, guys, balik tayo. Ano ba yung entry na nakikreate kapag nasa draft? May effect na ba to sa zero? Pag nasa draft po siya, wala pa po siyang effect. As in, wala. Walang makikreate na sales, walang makikreate na discount, na accounts receivable, wala talaga. And then, same din po kapag nasa awaiting approval. Pero kung nasa awaiting payment na siya, meron na po yung effects sa ating balance sheet and profit and loss. So, kapag nasa awaiting payment, ang entry niyan is debit, accounts receivable, credit sales. Okay, so kung may discount man yan, marirecord din yan. Kapag nasa paid naman po, so makuklose natin yung AR, ang entry niyan is cash or yung bank account, credit, accounts receivable. Kasi nga, na-close na, nabayaran na yung invoice, so wala na tayong receivable. So, ganun po yung entry niya. So, ngayon, balik naman tayo, create naman tayo ng new credit note. Click mo lang yung new credit note. And then, so same lang din kung paano mo create si invoice. So, mag-enter ka dyan ng 2, ng date, ng credit note number, which is automated by 0. Pero kung may sarili kang format, then it's okay. Then, so, sa reference, pwede mong ilagay yung invoice number kung para saan yung credit note na yon. So, this is optional naman. Okay, then, kung ano yung currency, so, same din po. Item, description, quantity, unit price, amount, tax, and amount, and USD is. So, lahat po yan is parang kaparehas lang din how you can create sales invoice sa zero. So, pwede mo rin siyang isave as draft. Save and submit for approval and approve. So, ganun siya, guys. Meron din naman tayong way para makapag-import ng, halimbawa, napakadami mong sales invoice na i-create and then gusto mo isang
uploadan lang. Pwede naman, you can import sales invoice sa Xero. So, click mo lang yung import. And then, pwede kang mag-download ng CSV file dyan kung paano yung format na ina-accept ni Xero para makapag-upload ka ng sales invoice. And then, click mo lang yung browse and then import. At then, syempre, ilalagay mo dyan kung i-ignore ba lahat ng address details, kung i-update ba yung contact details ng contacts mo, or tax exclusive and tax inclusive ba siya. So, yun. And then, kapag ready ka na, import mo lang. And then, that's it. So, guys, that's how you can create sales invoice and credit notes sa Xero. And ano ba yung mga feature na makikita natin sa loob ng sales invoice sa Xero. So, I hope this video will guide you sa inyong bookkeeping career. If you like this video, please give it a like. Kung meron kayong questions, please comment down below and I'll try to answer them as soon as I can. So, yeah, see you on my next video. Bye!